Oh, ganyan. Kaya lang pag walang pagtag-ulan, mahirap kumuha ng ganyan. Napipilitan kami nung medyo makapal-kapal siya. Ganyan. Ganyan siya. Yan ang pulis. Then, protein. Hindi pa po. So, lulutuin pa lang po. Amin lang inalis at gawa ng... Yan po, ang totoo niyan, itong ibang tayo. Hindi pa po siya nakaano. Ano itong mabago lang po? Ah, kasi kabababa lang namin ng mga protein bags namin na loob. Ganito lang po siya. Iyan na po yung ilalagay niyo dito. Oo, isasabit na po yan ang nakaganan dito. Sa mga ganito. Isasabit niyo na po yan. Kaya ang mga katakamit sa mga kaanis. O, yung pupunta tayo ngayon sa kina Ma'am Susie Lenore. And bibisitahin natin yung kanyang mushroom house. So, ayun. Sama na lang kayo and doon na lang natin simulan yung video. Kasi nandito pa ako sa bahay. And yun, sama na lang kayo and tingnan natin yung kanilang mga mushroom house kasi si Ma'am Susie Lenore yung active na mushroom farmer or growers sa San Pablo, Laguna. So, yan. Titingnan natin yung mga mushroom nila doon and then yung kung nagpa-process sila doon or doon na yung kanilang processing. So, yun. Puntahan na rin natin and silipin na rin natin. So, hindi ko na patatagalin tong intro and maraming salamat and yun. See you in the so, next. Ayan. Nandito na ako sa ano. Sa kina Ma'am Susie Lenore sa kanilang mushroom house. Yan si Ma'am Susie, nakaligo. So, yun. So, titignan natin yung ano, mga katakam sa mga kaanin paano nila ginagawa yung mushroom bag o yung ano, pinaglalagay ng mushroom. Na si Ma'am Susie. Tapos ito yung mga ano nga po, yung kusot ba yun? Oo, kusot. Sinagawa nilang anong tawag eh? Nalimutan ko mga kaani yung tawag. Yung fruiting bag. So ito yung mga fruiting bag. Process ng paggawa ng fruiting bag. Mm-hmm. Bali, dun, pakita ko po sa inyo aming mga puso. Mag-start po kami, mamimili muna kami ng kusot sa mga distisan, mm-hmm. mga gawa ng furniture. Pero ang binibili po namin kusot ay hardwood. Hindi po pa pwede yung Coco Lumber kasi mataas po ang kanyang acidity. Kaya iba pong ano? Iba pong kahoy yung ginagamit mo? Opo. Kahit ano pong klase ng kahoy, basta hardwood, huwag Coco Lumber. Kasi masyado po siyang acidity. Pag masyado pong mataas ang acidity, ay mataas po ang contamination rate. Wala. Matangat. Nakakapag-live na kayo mam sa ano po sa TikTok. Awa ng Diyos ay. Di pa. Hindi ko kaya magsasaya. Hindi mam, ano lang, parang gagawa lang po kayo ng content. Opo, tapos parang may mag-live sa inyo kanya, may kakalala ko kayo ano. Magaling magsalita. So yun po yung nilalagay sa mga ano po, protein bag. Yes, ito po yan. Ito po ay mixture ng akasya, kaya medyo maputi siya. Mm-hmm. At mahogany na kahoy. Dapat po talaga ganito kapipino. Ganyan. Kaya lang pag walang pagtag-ulan, mahirap kumuha ng ganyan. Napipilitan kami nung medyo makapal-kapal dyan. Kita mong buo-buo siya. Tapos po siya ibabag. May ginagamit po kaming bagging machine yung meron po kasi yung electric tsaka may manual. Ito po yung pag nabag mo, ganito yung tsura niya. Ganun siya. Yan na po yung ano. Ito yung protein. Pero bago po yung maging ganito yan, ito po. Minimix po doon. Yes, may mixture po ito. Yan. Ito po ay 20 sacks. Ibalik nyo na nga ito dito. Ihalo nyo so, ito ganito. Na po yung ano, yung nilalagay sa doon sa sako. Opo, doon sa protein bag. Tapos yan po ay kinocompose for 21 days. Yung mga halo na po yung molasses, lime, ipa, apo. Yan, magkakasama na po siya. Tapos yun, isa pa po yun. Tapos pag yan po ay nahalo nyo na,
ipapasturize nyo naman po yun. Tawag naman po namin farmer doon ay lulutuin doon sa drum na iyon. Di ba meron niya yung puti ma'am na ano po, na yung parang ilalagay? Yung po yung hapog. Ah, oo nga po, yung ilalagay sa mismong ano. Ah, yung po yung spawn. Hindi po doon mga spawn sa bahay, nandun sa may surak, sa may hagdan. Sa may hagdan, nandun lang. Lulutuin naman po siya dito. Niluluto po yan, depende kung anong gamit nyo. Ang niluluto po, yung mismong ano po? Yung fruiting bag po. Lulutuin niyo po yan. Ito ma'am, luto na po ito. Hindi pa po. So lulutuin pa lang po. Amin lang nilalis at gawa ng... Yan po, ang totoo niyan, itong ibang tayong mga reject. Apo. Dahil nagkaroon siya ng green molds. Kaya so, uulitin namin siya. Ah, pwede niyo po ulitin? Para hindi po masayang. Sayang lang ang oras mo, tsaka yung ingredients na nila po. From the top ka ulit. Parang yan po yung pinap... Parang ka pong sopaw. Pinapauso, pina-ini-steam. Yung parang ano po, inuulit-ulit yung luto po. Nang 8 hours po, kung kahoy, kung gasol naman, napakamahal naman po ng gasol. Oo nga po. Aabutin kayo ng 4 to 5 hours. Pero maganda na po yung 5 oras. Pagka napasingaw nyo po, yun yung tatalimol nyo po. Kukunin ko may spoon. Ito yung aming sapitan. Sorry mga kaanin mga ano. Dito naman, ito yung sapitan namin. Hindi pa po siya nakaano. Ano ito, mabago lang po? Kasi kabababa lang namin ng mga fruiting bags namin na luma. Ang tawag naman yun ay mushroom spent. Pag ang fruiting bag mo ay 6 months na, 5 months na, binababa na namin kasi kumbaga ay luma na siya. Hindi na maganda ka na. Ito naman po, pag saan nataliman yun ha, iintay niya na siyang gumapang yung amag. Ito. Ganito na po siya. Yan na po yung dalagay niyo dito. Isasabit na po yan ang nakaganan dito. Sa mga ganito. Isasabit niya na po yan. Kaya makapagano niyo. Nakaganan lang siya. Ilang pong ano? Ilang pong protein bag yung nilalagay niyo dito? 4,000 po ang laman nito. Pwede naman, hindi naman po kailangan na ganitong dibakal talaga. Yung nga pong ibigay, kawayan. Kawayan lang. Kawayan lang sa kung ano ang available sa lugar mo. Nagkataon po kasi na ito, ang tutonto, ito ay bodega. Kaya lamang, dahil matagal kaming wala dito sa Candelaria, pagbalik namin, paglaan kita namin, itong bodega, wala nang laman kasi nanakaw na. Ano? Kasi ito po yung padaragero. Ano po ba ito dati? Wala, bodega lang namin bodega yung lang tambakan ng mga gamit namin. Tapos itong likod na to, beer, nakapalibot yung yero, kaya ganun na itsura nito eh. Binakbak na yung likod, bukas na. So, wala nang laman, tapos dahil nga wala kami dito, yung ulan pumasok sa loob, nasira yung mga gamit sa loob. Kaya ang ginawa namin, inalwas na lang namin at yun namin ginawang growing house. Pero nagsimula, ang kasya lang ay tricycle. Naglagay kami doon ng... Doon po sa inyong... Sa bahay namin. Naglagay kami doon ng 100. Nagsimula kami sa 10 lang. Tapos 100 na fruiting bag. Tapos tinignan muna namin kung paano siya talago, paano siya ano. At nung medyo confident na kami, syempre pinagdasal muna namin. Confident na kami, saka kami nagsimula lang. Saka ngayon po, lahat ito, binaba namin lahat ng ano namin. Kaya wala kaming nakasabi. Pero pag ito po yung puno, 4,000 po ang laman. Pero nalagyan nyo na po ito o hindi pa po ba? Nalagyan na namin to. Nag-start po kami ay panahon pa ng pandemic. So binabaan nyo lang po kaya nakaganito? Oo, kababa lang. Yan yung gasol namin, niluluto namin. Pero ngayon baka magkahoy kami dun sa bukid at napakamahal ng gasol. Oo nga po, parang lugi pa mapag nag-gasol. Okay, hindi kakayanin. 850, napakamahal. Tungkol naman po sa marketing, share ko lang sa inyo sa nag-start po kami, ang narinig ko po sa mga mushroom, wala silang pagdalhan. Yung talaga ang problema, wala daw pagdalhan. Eh, kasi po ang mushroom, once na initawag mo, diligan mo at hindi, bubong at bubong yan. Kaya po ang amin pong pinagtuunan ng pansin nung kami nagsimula ay ang marketing. Meron po talagang kita. Dahil ang problema po ng aming grupo ay laging saan kukuha dahil laging kulang ang aming napoproduce, kulang lagi. Pinagtutulungan-tulungan na po namin, hindi kami makapuno ng aming pangailangan. Kaya kung may mga mushroom farmer dito sa Quezon, malapit lang sa akin at wala kayong pagdadalhan, pwede nyo pong dalhin sa akin at meron po kami steady na pinagdadalhan. Ang demand po namin ay umaabot ng 50 to 100 kilos.
At yan po, hindi namin kayanin sa totoo lang. Nakakakalhati lang kami. So magkano niyo magkano po binibili mo? For example, may magdala dito. Ano po? Yung kami po ay hindi nakuha ng cut. Kung magkano po ang binibuha sa amin ni client, yun din po namin kinukuha. Yun din po, kung ang kuha sa amin ni client ay 200, ay di 200 po rin host po kunin sa'yo. Parang tinutulungan lang kita kasi in a way, tinutulungan mo rin akong ma-meet po yung demand ng client ko. Yung ang importante po kasi sa akin ay ma-keep ko yung aking kliyente. Hindi yung, syempre pag na-keep ko yung kliyente ko, habang buhay akin dito. Kaya tulungan na lang po kami nung ano. Kaya lamang, ay di, ang, sa organization po kasi may rule na ang farm gate price dito sa Laguna at dito sa Quezon is 180 farmer to farmer. Mm-hmm. Pero pagkayan po, hindi kasama, hindi farmer, hindi processor at yung kumbaga individual household. And nagre-range po kami ng 200 to 250, yung iba po yung 300. Pero farmer to farmer and processor, 180. 180 po. So, ayun, mga kaanis sa katakam na alaman niyo yung ano. Kung may mga farmer dito, so mga makakapanood ng video na to, and gusto niyo yung naghahanap kayo ng market or mapagbebenta ng mga mushroom niyo kay Ma'am Susie, then ilalagay, pwede ko po bang ilagay yung number niyo, Ma'am, sa video po? Para doon niyo siya pwedeng kontakin. Ipa-flash ko din dito sa video na to yung number ni Ma'am Susie, and kontakin niyo na lang siya kung gusto niyo magbenta. Kung sakali na meron kayong mga mushroom or dun para dun sa mga mushroom grower na nahihirapan na magbenta, kasi nga unang-una bago pa lang kayo dun sa field or dun sa pagtatanim or pag po-produce ng mushroom. So ayun, kontakin nyo lang yung number na ipa-flash ko dito sa video na to, and then dun makita nyo rin yung kanyang ano, number ni Ma'am Susie dun sa description ng video. So ayun mga katarap.